Tagalog sa Mindanao o mag-apply. Ngayon, may mga dapat daw iwasan kapag ikaw ay galit. Tingnan nyo po. Ayon to sa, ano, sa survey ng mga experts. Ayon sa ginawang survey, ang mga sumusunod ay dapat iwasan kapag ang isang tao ay nababalot ng galit. Ano-ano ba yan? Huwag baliwalain ang blood pressure. Doon ka muna mag-focus. Unang-una daw yun. Bakit? Titiri ka dyan, bigla kang babagsak. Huwag pagka nakaramdam pang gano'n, magpaano ka na agad. Ano ba, ano? Ako po, ang BP mo, 1,000. Kasi hindi mo nagbago. Sobrang taas. Kita mo? Sobrang taas to. Titiri ka na. Buwasan mo. Buwasan mo. Lower. Lower. Ako, ay grabe. Titiri ka na yun. Huwag baliwalain ang yung blood pressure. Bakit? Bakit huwag baliwalain? Kapag galit ka, dapat mong i-monitor ang yung blood pressure lalo pat ikaw ay may history ng alta pressure. Mamamatay ka nga eh dahil sa galit. Ito mo kung gano'ng sabi ng yung Bible na iwasan mo yan. Ikamamatay mo pala yan. Ano ba? Ito kasi ay magiging sanhi ng heart attack lalo na kung sobra na ang galit. Pangalawa, huwag gumanti. Galit ng Bible, ano? Hindi nila kinuha sa Bible yan. Sa ano nila yan, sa survey nila na dapat gawin. Bakit huwag gumanti? Kapag galit na galit ka sa isang tao dahil siya ay hindi naging makatao sa'yo, huwag mong isipin gumanti. Ano ba? Nakalagay sa Proverbs 15:1, yung manubay na sagot. Gumaganti ka kasi ng sagot eh, kaya nag-iinit lalo eh. Ano ang sabi? Huwag mong isipin gumanti dahil tiyak na magkakasakitan kayo at isa sa inyo ay siguradong mapapahama. Kailangan mong pakalmahin ang sarili mo at maging mahinahon sa salita. Pinakita natin talata kanina. Lumabas na sa survey nila. Galing ng Diyos, ano? Doon mo makikita kung paanong concern ng Diyos sa kanyang nilikha. Pangatlo, hindi dapat tumubog ang araw na ikaw ay galit. Ito, eh bakit? Tingnan natin ang sabi nila. Kapag galit ka sa iyong asawa o anak o kahit ano yung bahay? Kapitbahay? O sino mang tao na nakasalamuha mo sa labas o loob ng iyong bahay, hindi ka dapat matulog na dala mo ang galit mo sa kanila. Bakit? Dahil nag-iimbita ito sa katawan mo ng matitinding negative emotions sa iyong puso at isipan. Diba tama na naman yung Bible? Huwag lumubog ang galit. Ibig sabihin, lumubog na yung araw. Ilang araw na yung nakadaan, galit ka pa. Paano pa nakakatulog na yun? Halos, makikita mo, tumatama. Ayon kay Alan Taufich, MD, at certified sleep medicine doctor at neurologist, kapag natutulog ang isang tao, mas nagiging sharp ang kanyang memory. Kaya naman kung galit ka bago ka matulog, siguradong mapagagabag ka ng galit na iyong nararamdaman. Yun pala paliwanag niya. Kaya daw ano sabi? Huwag o hindi dapat lumubog ang araw na ikaw ay galit. Alisin mo na yan. Kinabukasan, start ulit. Tapos na yung kahapon na yun. Bigay pas na yun. Bagong umaga na naman. O umaga kay ganda. Hindi ka magkakaroon ng maayos na pagtulog. Tama, kaya pala ayaw dalhin. At maaapektuhan ito ang pagtatrabaho ng utak mo, ganon din sa puso. Nahihirapan ang paghinga. At maging ang trabaho mo sa kinabukasan ay apektado rin. Unti-unti siyang kinakain na parang anay, babagsak sa isang poste. Ganon din yung galit. Unti-unti niyang kinakain yung tao hanggang mamatay. Pang-apat, hindi dapat mag-drive. Bakit naman naalo naman ang kinalaman ng pag-drive ng brad? Layo nga ito sa survey. Bakit hindi dapat mag-drive? Yun yung paliwanag. Mapangalit mag-drive kapag ikaw ay galit. Sa pag-aaral na ginawa ng mga eksperto, kapag galit ang isang tao, ang nais nito ay umatake. Kahit kanino. At nakahandang makipag-away sa daan man o kahit saan. Kaya kung galit ka, huwag ka humawak na manibela. Tama ba? May mga driver dito, kayo mo gano'n yan. Ako hindi man ako driver. Diba? Ganun daw ang tendency niya. Kapag ka daw ikaw ay galit, ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nakahandang makipag-away sa daan man o kahit saan, sabi niya ang. Malaki rin ang posibilidad na makasagasa ka. Kaya huwag magdadrive pag galit. O kaya makadisgrasya sa mga tumatawid o nasa gilid ng daan, kapag galit ang isang tao, nakatingin lang siya sa isang direksyon, sa kanyang harap lang.
kaya hindi niya nakikita ang mga iba pang tao sa sasakyan o mga intersection na dinaraanan. Yeah, kayo mga sasakyan niya, kayo mga driver. Ganun pala paliwanag ko. Huwag daw magdadrive kapag ka, dali, pang lima, hindi dapat kain ng kain. Ano nakilala mo nung pagkain dito? Eh, galit na ako, wala nga akong gana kumain. Yung iba kasi, pag nagalit, dun binubuhos na pagkain. Tignan nyo kung bakit, ang sabi ng mga eksperto, huwag daw kumain ng kumain. Ano naman ang paliwanag nyo dyan? Kapag galit ka, lumayo ka muna sa kusina. Eh, bakit daw? Ayon kay Kathy Gruber, PhD, Conquer Your Stress with Mind and Body Techniques. Kapag galit ang isang tao, napipili niyang kainin ay mga unhealthy foods. Kasi nga, mag-trigger ng high blood yun eh. Galit ako, gusto ko nito. O galit ka na naman mamaya. O galit ako, gusto ko malupit. Huwag matindi mag-galito. Puro ang hinahanap yung mamantika. O mamamatay ka agad. Yun yung maliwanag yun eh. Kung bakit hindi dapat kain ng kain daw. Ano pa? Mga pagkain matataas ang sugar, fats, at carbohydrates. Bukod dito, hindi rin anya nakapag-function na maganda ang digestive system ng isang taong galit. Kaya maaaring pagpunan pa ng diarrhea o constipation kung kakain ka habang ikaw ay galit. Diba? Ano yan ha? Hindi ko inimpentong ano yun, nasa research yan. Yung lima na yan, tingnan nyo kung kayo makapag-apply sa email mo niya. Ang pakikipagtalo argumento ay hindi lang nakakapagod. Nakakawala rin ito ng ganang maging masaya ang iyong pakiramdam sa buong araw. Apektado ng mood na ito ang iyong trabaho at iba pang mahalagang bagay sa iyong kapaligiran. Mas mahusay na solusyon ang pangunawa o pag-iwas upang hindi umabot sa hindi tamang aksyon ang sinuman. Tanging Diyos lamang ang makapag-aalis ng ating masasamang gawa at pag-iisip sa pamamagitan ng pagbabago ng ating kaisipan. Unti-unti itong inaalis ng salita ng Diyos, kaya hindi dapat manatili ito sa ating pagkatao dahil sa Espiritu ng Diyos na nasa atin. Alisin mo yung galit. Hindi ka papasok sa kaharian ng langit. Bakit? Ayun o, yung Espiritu ng Diyos nasa atin. Nabautismuhan ka, nanampalataya ka, nakapakinig ka, kontrolado ka ngayon ng batas ni Kristo. Nasa iyo yung Espiritu na yon. Talata, 4:13 ng Ephesians. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Napipighati pala yun. Paano napipighati? Mangalin niya ka. Paano napipighati? Magalit ka. Yung binabanggit natin galit. Paano napipighati ang Espiritu Santo? Gumawa ka ng masama. Napipighati daw yung Espiritu ng Diyos na nasa mga mananampalataya, na kaya kayo tinatakan hanggang sa arawan ng pagkatubos. Huwag ninyong pinatingin ang Espiritu ng Diyos. Parang nagre-react ngayon yung Espiritu ng Diyos na, ito naman, simba ka ng simba, tapos, maganda naman ang mga pinapaksa sa inyo, hindi mo naman sinasabuhay, napipighati ngayon ako dito. Pwede ka sa kalukuhan, pag Lunes ang Sabado, pwede banal kapag Linggo. Lunes, Sabado, luko-luko na naman, daling Linggo, banal na naman. Napipighati naman ako. Ito mo, ay kahit siya ang kabatakin niya, pwede. Ano ka ba talaga? Mananampalataya o hindi? Hindi pwede yun. Kung nasa nga, doon ka lang. Kung sa Diyos ka lang. Ano po? Ano pa? 4:32. At magmagandang loob kayo sa isa't isa. Puto siya sa mga Kristiyano, wala yung galit dyan. Ang ipinagagawa dyan, maging mababa yung loob mo, maganda yung loob mo. Mga mahabagin, mga patawaran kayo sa isa't isa. Yung nakabubusit na ito, nakaway siya, patawarin ko, sabi. Gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos, paano tayo napatawad ng Diyos? Kay Kristo. May susulat ko siya kayo. Kaya ako pag gusto sumulat. Wala yung ano dito, sayang. Hindi na ilagay. Yun kasing Diyos na makapangyarihan, natatanaw yung kasalanan natin. Dahil namamagitan yung kasalanan, at ito ngayon yung tao, doon siya galit na galit. Sa pamamagitan ng Kristo na dumating, ayun o, gaya naman ang pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Paano kayo napatawad? Sa pamamagitan ng Kristo.